Good morning guys, welcome na naman sa ating panibagong vlog. And for today's video, pupunta tayo sa Uyu, Quezon City. And magpapaayos tayo ng motor, magpapa-engine refresh tayo doon kay Master Joven ng yan. Yung mga master natin na gumagawa, nag-aayos ng mga Raider. Eh, yung specialty niya is yung Raider FI. Yan, Raider FI, Raider Carb. Yan yung mga inaayos niya. Then, kumpleto na rin siya ng mga yung mga parts. Halos lahat ng parts meron siyang available para sa mga Raider 150 FI tsaka Raider Carb. Yan. So pupunta tayo doon ngayon para i-refresh to, kasi tignan nyo naman almost 50,000 kilometers na. So bakit nga ba inaayos yung nire-refresh yung motor pagka 50,000 kilometer? Yun yung alamin natin, tatanong natin sa kanya kung bakit nga ba nire-refresh ang import or importanteng i-refresh yung motor natin pagka almost 50,000 kilometers na. Pag 50,000 kilometers, dito natin malalaman kung ano yung mga dapat or yung mga papalitan na mga piyesa. Kasi sobrang malayo na yung tinakbo niya. Makikita natin dito sa video kung ano na yung mga dapat palitan. Yan, kaya ng pass. Wala ko clutch lining, medyo pud-pud na eh. Kasi di na ako nakakarangkada ng maayos. Minsan parang kumakapos, tapos parang yung minsan walang hatak ganun. Makikita natin ngayon yung mga papalitan. So alamin natin kung magkano ba yung costing na magagastos natin pag nagpa-engine refresh tayo after 50,000 kilometers. Ayan, alamin natin kung magkano lahat-lahat ang magagastos natin. So dire-diretso lang yun sa Uyu, tapos kakanan tayo. Tapos pagka kanan mo dito, ayan yung makikita mo, Del Nasha Village. Tapos kaliwa ka lang dito, ayan, tapos dito, ayan, dito yan. Uy, master. So ayan, dito na tayo sa Benworks and Suzuki Parts and Service. Ayan, dito sa Uyu, Quezon City. Ayan si Master Joven. Ayan, papa-engine refresh tayo dito kasi 50,000 kilometers na. So yun, binabaklas na yung makina, crankcase. Bulok-bulok na nga yan yung kuwan. Gasket oh, tignan mo. Thank you.
Merong mga advantage tsaka disadvantage yung ano, pag hindi na engine refresh. Tanungin natin mamaya si Master kung ano nga ba yung advantage tsaka disadvantage ng pag hindi nagpa-refresh engine. Master, shout out. Master, may question ako. Ano yun? Basta yung Tagalog lang. Ayun. Ano nga ba yung advantage tsaka disadvantage na pag hindi nagpa-engine refresh? Advantage. Advantage, para ma-prevent natin yung engine, lalo na yung block. Diba? Yung block kasi, ang presyo ng block ngayon ng Raider 150Fi nasa 20,000. Yung presyo ng block. Wala pa yung piston ring. Yan yung advantage pag nagpa-refresh tayo. Kasi yung once na kumahit na yung carbon doon sa block, yun yung mag-aagas-gas doon. Kaya importante yung refresh engine. Tapos, yung valve clearance, magbabago kasi yan eh. Sa mga 50,000 km, magbabago yung clearance ng, ano, ng parpula niya. Kaya nag-resume din tayo. Saka yung valve seal. Yung valve seal may ano din yan, kung saan siya bibigay, mga 50,000 km. Minsan nga, 30,000 bibigay ng valve seal eh. Ang pag bumigay naman yon, may tendency yung langis mo, magbabawas. Pupunta rin sa tapucho, uusok ang tapucho. Ayun. Disadvantage. Kapag, yun nga, disadvantage pala yung sinabi ko kanina, ano? Ayun na yung mama. Ayun, yun na yun, yung lahat na sabi ko. Maraming, advantage at disadvantage. Maraming pwedeng masira, no? Oo. Pero meron namang umabot na 100 plus na itinakbo. Okay naman, siguro nasa pag-PMS na siguro yun. Regular na change oil, importante din pag change oil. Tapos pagpalit ng spark plug. Ang spark plug kasi, siya yung nagsusunog ng gasolina. Alas gasolina. So, pag pangit yung sunog ng gasolina, or pangit ng spark ng spark plug, doon yung ano yung mga carbon, nagkakaroon ng carbon deposit na nai-impact doon sa piston, sa chamber. Yan yung nagsisimula sa pagka gas-gas lang. Thank you sa information, Master. So guys, yun yung mga advantage at disadvantage pag hindi tayo nagpapa-engine refresh. Maraming pwedeng masira sa motor. Mas mabuti na yung maagap kaysa yung kuan. Masiraan ka pa tayo sa daan. Panoorin na lang muna natin habang binabaklas yung motor ko. Ayan. Wala pa naman problem yan dito, no? Mga ganito. Papapalitan na rin to. Palit lahat. Ayan yung bulb. Ito ang ano tawag dito? Piston, no? Ang konting itim pa lang, no? Marami na ba yan? Ito lang, hindi adjustable. Tingnan natin. Ayan, so ito guys. After 50,000 kilometers. Ayan, ayan yung piston ko. May tim na siya. Matigas ah. Ayan
So guys, so daming parts na available. Ayan. Kaya pag nagpa-engine refresh, kompleto. Kompleto si Ricardo. Ayan, may mga bolts din dito. Ayan, RCB. Mga throttle. Tapos, brake lever. Ayan, available. Meron din mga upuan. Ay, maganda pala to. Parang ang laki lang siya tignan. Ma, magkano yung ano? Yung upuan? Ayan, yung Caterpillar, 2.6. 2.6? Camelback, yung ganda. Dito? 5. Ganda pala niya, no? Malambot siya, no? Yung ganyan. Parang gusto ko to. Hirap, parehas maganda. Ay, dati nakikita ko itong option 1 pang Raider Curb lang eh. Meron na pala sila. May option na ako. Yun, may option na ako. Pero, ganda. Ganda, tatlo. Tatlong klase. Yan, ang ganda. Ganda tignan eh. Magkano to, master? Mura lang yan, sir. 2.8 yan. Pero pay ko sa yung 2.7 pag kayo mo binili. Oh, yun oh. May discount pa oh. Iba talaga dito, may mga discount. Lahat ng palitin, palitan na. Yung buong motor pa rin. Alam ko nga yung clutch lining yan. Palitin na rin. Una, magana rin na. Umangat na. Isa una kong vlog. Ito yung unang vlog ko eh. Namaga din eh. Hindi ito. Gifter rin binaklas. Yan, ito yung sign na dapat palitan na yung water pump oil seal. Lumagpas na siya, pag lumagpas na siya dito. Yan. Pansin mo, nakabukol siya dito. Yan. Palitin na yan. Yan guys, walang katao-tao. Walang nagpapagawa pag mga ganitong araw, mga Martes hanggang Biyernes. Okay na okay magpa-engine refresh dito. Wala ganong customer. Ma-assist talaga kayo ng maayos. Pagka Linggo kasi maraming tao. Maraming nagpapa-change oil. Yan. Crankshaft oil seal. Ah, yun. Crankshaft oil. Ay, hindi. Ah, ito. Yan yung luma. Yung luma na namagana rin. So guys, magpapalit din tayo ng water pump oil seal. Yan. Namamaga rin siya. Look at the difference. Yan. Ito flat na flat siya. Ito namamaga siya. Tsaka pag lumampas siya rito, no, pag ginawakan mo. Kumakayap na nga yun. Medyo naagapan pa natin ngayon. So yun guys, after 50,000 kilometers, marami-rami na yung mga pinapalitan. Carbon lodi. Puro carbon.
Itong mga ito, hindi okay 10. Carbon deposit. Ano yung nilalagay, sir? Grinding compound. Panghasa to. Ah, panghasa. Grinding compound. Para maglapat lang siya. Singaw kasi ito. Mas mapwede na mga. Magkakaroon ng problema pag may singaw. Yung grinding compound ang pangyawin. Ah, okay. Mano-mano talaga siya, no? Okay. Ano. Pagka mag-engine refresh dito, linis talaga lahat-lahat, overall, nililinis. Para maganda uli manakbo. Parang granyo. Malinis na uli. Ito. Mapalit ng bulb seal. Palit din tayo ng bulb seal. Kapag binabakla siya, magpapalit din talaga agad. Oo, kasi parang ang kalasin. Oo. Kung mapansin nyo dito, para siyang nakalubog. Tapos dito sa kabila, yan. Pa-oval shape pa siya. Yan. Yan. Diba? So, oval shape pa siya. May difference nila. Guys, ito lahat ng pinalitan natin na pyesa. Yan. Clutch lining ito, mga gasket, chain guy. Dami. So yan, o-ring. Ay, ito yung valve oil sa propeller coolant. Namamagana rin. So yan nga, binubo na yung ano natin. Yung makina. Dahil warak-warak na. I-check natin kung magkano lahat ng total ng nagastos natin sa engine refresh. And yun, kinocompute na doon sa loob kung magkano na yung total. Okay, so yan na, daw ka tayo. Nakompute na yung total doon. So
guys, ito yung inabot lahat ng total sa engine refresh after 50,000 kilometer. Ayan ang total. So ayan yung mga pinalitan. May mga bolts pa kasi akong pinalitan eh, kaya medyo mataas-taas. Yeah. Diba, ang dami. So yun guys, sa inyong ito lahat ng total na lahat pag napa engine refresh, para may idea kayo. Kaya kailangan handa. Ha? Clutch side. Ah, clutch side. Clutch side label, overhaul, refresh. Clutch side overhaul, tsaka refresh engine labor. Yun. Guys. Yeah, so guys, sinicheck niya muna kung sinicheck niya master yung mga tornilyo kung may maluwag. Ayan. So yun guys, okay na yung motor natin, tahimik na. And tapos na tayo magpa-refresh engine. So yun yung lahat ng total, bali 9,221 ba yun or ganun, pero ginawa na lang yan 9,200. Ganun yung yun yung lahat ng total na nagastos na natin dito sa refresh engine tsaka flat side. Kasi mayroon pang labor pa pala yun, yung pag ina-open nila yung flat side. Tapos yun, nagpalit din ako ng lining. Ang daming mga defects na kailangan palang palitan. So dapat pala magre-ready kayo ng almost 10,000 pag magpapa-engine refresh kayo, para walang aberya. Alam na, alam niyo na yung kung magkano yung magagastos nyo. That's it guys for today's video. Sana ay nag-enjoy kayo, and pa-like and subscribe, and pa-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga future vlog ko. Thank you guys.